Good morning po sa inyong lahat. My name is John Kevin Paunel at nandito po tayo sa harap ng Alexandra Model Unit of Solana Zaragoza. This project is located here in Barangay Sapalibutad, Angel City. This model unit has a minimum lot area of 182 square meters with a floor area of 189 square meters. Meron po itong 4 bedrooms, 3 toilet and bathroom with a 2 carport. But before we proceed on the further details of this model unit, if hindi ka pa nakasubscribe, please click that subscribe button and hit that notification bell para ma-update po kayo sa mga susunod nating videos. So alam ko pong excited na sila, kaya wag na po nating patagalin. Let's begin! Alexandra Model Unit is a single detached house. So, ibig sabihin, yung house mismo is located in the center of the property line. Wala po siyang single firewall na kagaya ng single attached. So, yung mga model unit po natin dito sa Solana Zaragoza is inspired with the Spanish architectural design. At mapapansin po natin dito sa Alexandra Model Unit, yung kanya pong wall tile accent which adds aesthetics to the overall facade of the house. Yung kanya pong balcony, halos sakop niya na rin po yung buong frontage ng property. Ayan, but before we proceed dun sa pinaka interior space, check muna po natin yung paligid. So dito po sa harap po, meron po siyang estimated na sa siguro mga nasa 6 meters na setback sa frontage. So pwede niyo pong gawing car parking or pocket garden. So maganda po talaga yung magkaroon po ng mga parts or area kung saan pwede kayo maglagay po ng mga halaman. Nakakadagdag po siya ng coolness within your property. So dito po sa side, or let's say the left side of the house, meron po siya mga nasa 3 meter setback space. Pwede nyo rin pong gawing carport or extension po sa side. So dito po sa Solana po, pag gusto nyo pong, hindi po allowed po na magkaroon po ng extension sa harap. As much as possible, gusto nila pong mag-retain yung facade, yung design ng facade. Pwede lang po mag-extend sa gilid at saka sa likod po. So ito po yung kanyang carport. As you can see, so pwede po dyan, dalawang sasakyan. And then, paparallel kapag magpa-parking po kayo. At meron po siyang turnover na trellis. Ayan, wala po siyang roofing. So kapag na-turnover po yan, kayo na po mismo maglalagay. Ayan. And then dito sa gilid, kung saan located po yung carport natin, ay meron pong lanay. Ayan, access or connected po yan sa pinaka-dining area. At dito po sa likod, so yun, ito po yung kanyang espasyo. Mga nasa halos sa 2 meter setback space. At meron po siyang dirty kitchen na meron pong roof cover, which also serves as service area. Ayan po, naka-tiles na po yung kanyang kitchen countertop. Tapos meron po siyang stainless steel sink at saka faucet. Ayan. So now, let's proceed naman po sa pinaka-interior space. So if may mga katanungan po kayo regarding this property, mag-comment po kayo dun sa ating comment section. So sasagutin po natin. And if you have inquiries po, you can message us dun sa mga provided contact number. So ito po yung pintuan ng Alexandra, bali nasa harapan po siya. Meron po siya dito sa first level, meron pong dalawang available na 2-panel sliding glass window. So yan po, magkabila po yan.
And then yung kanya pong pintuan or the main door, tingnan natin, check natin if this is a steel door. Yeah, steel door po siya. Then as you notice po, meron po siyang front porch. Yan po. Elevated po yung kanyang ground floor. And then yung pinaka ground floor ng mismong bahay po, elevated din. So let's proceed inside the interior space. So ayan. So napakaliwalas po ng kanyang interior space. May pagka-open concept po yung area. So ibig sabihin, walang masyadong division, kaya malaya ho kayo na interior design at the same time. Mas lumalawak po yung espasyo kapag walang masyadong mga harang. And then yung kanya pong second floor, this is a concrete slab. Metal deck po yung ginamit po nila for support. Meron po siyang estimated na nasa 10 feet na height, floor to ceiling. Ito po yung ating formal living area. So where you can have your sofa, center table. So nasa inyo po kung paano nyo isi-set up ang inyong interior space. Ayan. So as we go inside, sabi ko nga po, since this unit is yan po, open concept po siya, meron po tayo makikita agad dito na formal dining area. So connected po yan dito sa ating lanay. So this will be your dining area. Meron po siyang nakaabang po, or meron na pong window dito sa part po ng dining area. It is a 2-panel sliding glass window. Ayan. So kahit na open concept siya, ang kagandahan po dito, yung kanya pong main kitchen, nakatago po siya. Hindi siya exposed. Kasi syempre, nakaka-distracting kasi kapag halimbawa nagluluto ka or you are preparing a food pagkatapos meron kang visitor. So as much as possible, yung mismong main kitchen, nakatago po yan. So dito po sa kanyang kitchen countertop, meron po siyang double stainless steel sink with faucet. So ano na rin po, may naka-install na tiles. Yung kanya pong turnover po, yan, may free po siyang gas range at saka exhaust. Ayan po. So yung brand na ginamit for the gas range and the exhaust, ayan po siya, Techno. Kasama na rin po yung ating attach wall hang cabinet. So yan po yung mga ini-expect natin na kasama sa turnover. So dito rin po sa kanyang kitchen counter, meron pong mga cabinet na. At dito po sa bandang right side, so, meron pa siyang mga for pantry. So dyan nyo po ilalagay po ang inyong mga kitchen utensils or mga food storage. Yan po pwede nyo ilagay. At sa tabi po ng kitchen pantry, meron po kayong space for refrigerator. Ayan. So kasyang-kasya po ang refrigerator dyan. Talagang perfect fit po ito for a kitchen. Maliwalas po yung kanyang espasyo. Yung mga tiles na ginamit po dito sa ground floor, it is a 60 by 60 centimeter dimension tiles. Ayan. Kaya may idea na ho kayo. As you can notice po, so dalawang tiles at mga so dalawat kalahating tiles po yung ginamit po dito. Kumbaga para magkaroon lang kayo ng idea kung gaano po yung kalawak po yung kanyang main kitchen. At sa tabi po ng main kitchen, meron po tayong service area po dito. So the service area can also serve as your laundry area. So dito kayo maglalaba, you have your washing machine here, may available na electrical socket dito. The main drain, ayan po yung main drain. Tapos meron na pong abang for a faucet here. And then ayan na rin po yung kanya pong 2-panel sliding glass window with screen. So yeah, lahat po ng mga windows dito may screen na. At dito po sa baba, of course, the common toilet and bathroom. Yeah, common toilet and bathroom po siya. Tapos yung kanya pong mga materials po dito. So this is a wall hang lavatory, the water closet, meron po siyang shower, soap holder, ayan. Hindi po floor to ceiling yung kanyang tiles, but it is standard. Meron po siyang air vents above the, ayan po, the shower area. At dito po sa ground floor, meron pong one bedroom. So kapag naghahanap po kayo
ng house and lot na mayroong bedroom sa baba, ideal po itong Alexandra model unit. So as we can enter the bedroom number 1, ang ginamit po dito, pwedeng actually ano dito eh. So this is a double size bed. Pwedeng queen size or king size bed ang gagamitin nyo dito kasi napakalaki pa ng espasyo. So dun sa mga may idea na, dun sa mga sizes ng bed frame, ayan po, meron pa siyang espasyo dito na nasa mahigit isang metro below the bed frame at may electrical socket here sa below the window. So meron pong two available two panel sliding glass window dito. At dito sa side, meron pa siyang 1 meter space for a side table. And on the other side, ayan. Kasi ito pong part na to, stairs po yan. Then sa baba niya, meron siyang storage area. Ayan. So, hindi ko na siya mabuksan kasi may nakaharang. Pero dito po, ayan, pwede niyong gawing space for study table, for built-in closet. Nasa inyo po ang diskarte. Yan, tamang-tama po ito kapag meron kayong elder na kasama at ayaw nang umakyat sa second floor. Then yung mga pintuan na ginamit dito is a, hindi na natin, ayan, panel door po siya. And now let's proceed upstairs. Ito po yung kanyang staircase. So mahigit isang metro po yung lapad niya. Yung kanya pong stair handrails are solid wood. Tapos meron po siyang steel baluster sa ating stair treads. And then yung kanya pong steps or the stair treads, ayan, solid wood din po siya. So let's proceed. Ayan, meron din pong oversized na window dito sa front ng stairs, which gives natural light. Ayan, kaya kahit hindi nyo na i-open yung mga ilaw sa umaga, makakatipid na po sila. And as we proceed, so ito po yung kanya pong second floor. Ang ginamit po dito is a vinyl tiles. So medyo malawak pa po ang kanyang space. At meron po tayong family area here. Ayan, so dito po yung family area. Meron na pong nakaabang na electrical socket here. Dito po sa side na to. At dun po banda. Ayan. Meron pong two panel sliding glass window here. At ito po yung ating sliding glass door connected dito sa ating balcony. So kung kanina po napansin nyo, sakop na po ng balcony yung buong harapan ng ano po ng bahay. So may access din po sa pinaka, ayan po, yung master's bedroom natin dun sa balcony. Dalawa yung access niya. You can enter here tsaka dun sa kabila, sa master's bedroom. Ayan. So ideal po itong space na ito. Pag halimbawa kayo po as a family, magbabanding po kayo dito. Meron kayong TV here. Ayan. So perfect. Pwede nyo na pong i-imagine ngayon. And then yung pong height floor to ceiling, pwede siyang mga nasa 9 feet floor to ceiling na po yung height niyan. Yung mga pintuan na ginamit for every door po is tunnel door po siya. And then we have here the common toilet and bathroom. Pedestal lavatory po yung ginamit. Water closet with the shower area, soap holder, may air vents. Ang napansin ko, mas malaki po yung espasyo ng toilet and bathroom niya dito sa second floor pagdating sa common toilet. So may tissue holder po dito. And then yung kanila pong pintuan pagdating sa toilet and bathroom, it is a wood flush door. Diba karaniwan po mga ginagamit PVC flush door. So dito po wood flush door po siya. So the bedroom number 1 dun sa ground floor, and then the bedroom number 2, proceed naman ho tayo dito. Yung mga bedroom dito, malalaki, yun ang napansin ko. Ayan po, itong ating bed frame dito, this is a double size bed. As you can notice po, meron pa siyang 1 meter space beside the bed frame. At dito po, below the bed frame, meron pa siyang mga nasa mahigit 2 meter na space pa. So maluwag talaga. And in this bedroom, meron siyang available na 2 panel sliding glass window. Dalawa po yan. Kaya maliwanag siya. Tapos meron pong nakaabang doon na electrical socket for aircon. Wala lang siyang nakaabang na butas para kapag halimbawa na turnover po sa inyo yung unit, kayo po ang mamimili kung saan nyo po siya ilalagay. Either split type or aircon, or
window type. So, tapos na tayo sa bedroom number 2. Let's proceed naman sa bedroom number 3. Ayan. So, this is the bedroom number 3. So, in this bedroom number 3, mas malaki ng konti yung bedroom number 2. Pero, kasyang-kasya pa ho dito ang isang double size bed or a queen size bed. Meron lang siyang 1-2 panel sliding glass window. Meron pong 2 electrical socket sa magkabila at sa taas pa rin po may nakabang na electrical socket for aircon. Ayan. Ayan. So may mga space pa siya na pwedeng panglagyan ng cabinet. And now let's proceed dito sa so we have the bedroom number 1, 2, 3. Okay. So ito na po yung pinaka exciting part of the house, the master's bedroom. Ayan. So this is the master's bedroom. Kadalasan po ang master's bedroom, siya po yung may pinaka magandang ano, interior space at saka of course, meron siyang palagi na toilet and bathroom. The ensuite toilet and bathroom. Ayan. So the master's bedroom, itong bed na ginamit dito is a queen size bed. So kung isasagad po dito yan, meron siyang mga nasa 2 meter space magmula dito sa side ng bed frame na ito, papunta dun sa pader. And then, meron po siyang dalawa din na ano po, 2 panel sliding glass window. Isa dito, tsaka dito. At ito naman po yung sliding glass door connected to our balcony. Ha, papasok tayo dito. Yeah, pasok tayo. Try na. Tingnan natin kung ano yung look and feel. Isa lang natin. Okay. So, ito na yung pinaka-balcony. Ayan siya. Meron siyang mga mahigit isang metro na setback magmula sa pinaka-front ng balcony. Ayan po siya. So, yung kanya pong height nung ating balcony dito po, yung pinaka-baluster, mga nasa ano po siya, 3 feet po. Estimated lang po yun. Ayan. So, ito po yung tinutukoy ko kanina na access din po sa family area. Ayan. So, balik tayo sa loob po ng master's bedroom. Dito sa master's bedroom po, meron po siyang built-in cabinet. Ayan, makikita nyo naman po. Lahat po ng mga master's bedroom dito sa Solana Zaragoza or any Solana project po, palagi pong may built-in cabinet po yung mga master's bedroom. So, yung kanyang cabinet is a built-in cabinet, floor to ceiling na po siya. Ayan, check natin yung loob. Ayan. So, marami siyang compartment. At may mga ito po, pullover cabinets pa siya. Well, pag nabisita nyo naman po, makikita nyo yung pinaka-actual. Ayan. So dito, pwede kayong mag-hang ng inyong mga damit. And ayan, so nakita na po natin yung built-in cabinet niya. Proceed naman po tayo dito sa kanya po, ensuite toilet and bathroom. So, medyo malapad din po yung kanyang toilet and bathroom. And then, meron po siyang water closet, pedestal, lavatory, soap holder. Ayan, as you can notice, meron po siyang abang na electrical socket dyan. Kapag gusto niyo magpa-install ng heater. Ayan, may mga nakaabang pa rin po na line for plumbing. Kapag meron po yung mga gustong i-connect pa. Ayan. Then, yung kanya pong tiles, pagdating sa shower area, floor to ceiling na po. Meron siyang air vents, nag-iisang air vents. Then meron pa siyang electrical socket inside the toilet and bathroom niya. And then ito po yung kanya pong materials pagdating sa water closet sa posi. Ayan, hopefully na explain ko ng maayos or na nabanggit ko ng maayos yung brand name ng materials. Tapos, of course, yung mga door na ginamit dito is a wood flush door sa toilet and bathroom niya. Okay. Baka may nagtatanong sa inyo, ilan yung electrical socket here? So, merong isa dito. Tapos, check natin dito if they have. O, meron din. One electrical socket here at saka dito po. So, tatlo.
So inside the master's bedroom, meron siyang tatlong electrical socket. And then meron pang nakaabang na electrical socket for aircon dito sa taas, tabi po ng window. Yan. Hopefully nag-enjoy po kayo dito sa ating house tour. At kung meron pa ho akong mga details na hindi nabanggit sa ating video, huwag po kayong mahihiya na magtanong. Pwede naman po kayong mag-comment sa ating comment section. And you can also contact us doon sa mga provided contact numbers that we have. Meron po kami yung Facebook page, meron po kami yung WhatsApp, Viber, Botin. Just message us po para malaman nyo po yung computation nitong property na to. So tatandaan po natin yung mga presyo ng mga bahay na ina-upload po. Lagi ko po siyang nilalagay doon sa description box. So kung gusto nyo pong malaman kung magkano po ito, kung available ba siya sa bank, Pag-IBIG, and Inhouse, of course available po siya sa tatlong financing na nabanggit ko. So check nyo na lamang po ang description box para makita nyo po yung computation details. So yun lamang po. I hope nag-enjoy kayo sa ating videos. Maraming salamat po sa inyong suporta. Thank you and God bless.